Maganda umaga sa inyong lahat. Pili tayo sa ating mga papaya. Ayan na po yung ating papaya, nalinis na. So ayan na siya. Ang ganda-ganda na tingnan. Ayan na po, may mga silay ng papaya. Ayan. Ano yung papaya natin? May mga silay na. Tapos na rin yung kaskapiran. Kailangan dami talagang kalat to. Kailangan natin maglinis. Ito naman yung kabila. Magkaskapiran na rin yung hilo. Ayan siya. Uy, natumba ang papaya ron. Nako, nabuwal ang papaya. Hindi kinaya ng bunga o kailangan talaga tukuran. Ayan ang bunga ng papaya. Ayan, kakatuwa na ang bunga ng papaya. Kailangan isang puno dito na bukal. Ikaw, hindi kinaya ng bunga niya. Nabali ang puno. Hindi tukuran to. Nabuwal ang puno. Kaya kailangan itong kukuturan. Sobrang bigat. Ito po, magaganda papaya rito sa side na to. Mas malalaki ang papaya rito. Mas malalaki ang bunga. Gaya ko na rin oh. Ayan. Mas malalaki ang bunga ng papaya rito. Tapos doon naman sa kabila oh. Ito, nalinisan na rin. Paararo na natin yan. Tatamnalin natin yan. Kasi yan yung mga bunga ng talong. Kaya kailangan natin matalinisan to para maalagaan ng maayos to mga kwan na to. Mga bunga ng papaya talong. Mapalagyan ulit ng fertilizer. Yan o, tinutundo na siya ng kwan. Yan yung sanhi na yan ng kwan, yung fruit fly na yan o. Siyaw, ito. Ito po, yan. Ito ang sumisira sa kwan. Sa ano yun, yun, lumilipad na yun, 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 yun. Yan yung fruit fly na yan. Yan ang nagtutusok ng bunga. Yan siya, oh. Yan. Yan yung tumutusok ng bunga ng papaya. Kaya kailangan balutan na. Para hindi nila daisan to. Ayan o, makikinis ng bunga ng papaya. Kaya lang o, tinutusok ng fruit fly o. Kaya nagkakaganyan, nagkakagasgas. Kailangan mabalutan. Ayan naman yung resort. Ito, papayahan natin. Ayan, tura ng papaya. Linis-linis na. Tapos ito naman yung talungan. Nag-grass cutter siya. Ano? Hindi magamit yung isang grass cutter. Tira. So, tinatsaga mo na ni Angelo itong grass cutter. Yung kung na to. Wala, talagang kailangan tsagain ng hilo tong raskateran. Maluang-luang pa tong raskateran na to. Abot po ito hanggang doon sa kabila. Yan ang itsura ng aming talungan niya dito. Ayan, guba to, hindi mo makikita ang talungan eh. Kailangan malinisan mo na. Po yung resort sa tapat ng aming talungan, tapat lang ng kalsada yan. Yan, ganyan nakagubat ang aming tanim dito. Sobrang sukal.
kataas na ng damo, kaya kailangan mag-reskatiran to. Hanggang doon to sa dulo. Yan, yung mga pagalang aso dito. Marami ang sukal na kanima namin. Kaya grabe na naman ang trabaho dito. Laking trabaho na naman itong nakaamba sa amin na ito. Lahat biglang lagot ng damo, kaya talagang grabe ang inisin. Pera na naman ang kailangan nitong pairalin dito sa paglilinis pa lang. Ayan, mga bunga ng langka namin, oh. Dami ang bunga, dikit-dikit ang bunga ng langka. Ayan, ano, talagang naka-recover na nga yung aming talong. Ayan na siya. Kaya kailangan na itong lagyan ng fertilizer. Tapos ayan, may mga bagong dahon na, kaya kailangan na itong sprayhan uli para gumanda uli. Makakabawi naman dito. Kaya magpapapertilize na naman tayo. Fertilizer na naman kailangan nito. Kailangan naman natin ng dagdag puhunan. Tapos ayan, o, kabila may mga tangke na dyan. Na-develop na itong kung ano, unti-unti na kami rito paalisin sa mga taniman namin ito. Magaganda na yung suloy ng dahon ng talong. Ganyan ka gubat ang aming mga taniman lahat. Tapos ito naman yung aming pinya sa kabila. Ito naman ang pinyahan. Dito marami tayong makukuhang pananim. Maraming salo dito. Ito naman yung aming pinyahan. Ayan, may bungahan na. Daming salo. So makakapagtanim na uli kami ng pinya. Ito ho, mga kaibigan, yung tinatanim na pinya. Hindi ito. Ito ang salo kong tawagin namin. Ito siya. Ito yung pananim. Yan, ito. Ito po yung pananim. Dito manggagaling. Yan, ito siya. Ito yung pantanim na pinya. Yung nanggagaling dito sa puno. Hindi dito. Kaya kung kayo magtatanim ng pinya, ito yung kailangan yung kuan dito manggagaling sa ilalim. Yung manggagaling niya sa tangkay niya. Yan ang pangtanim na pinya. So, sa pagtatanim ng pinya ito, matindi ang inyong sakripisyo sa pagpipinya bago kayo makapagpasapit. Kasi simula sa ganito kalaki, yan, ganito kalaki, nakukunin yung pantanim. O malaki dito, mas maganda, mas malaki dito. Bibilang ka simula sa pagtanim mo, bibilang ka ngayon ng 8 to 9 months hanggang 10 months bago mo siya hulugan ng gamot pampabunga. Magiging ganito na siya kalaki. Ito, sa loob ng 9 na buwan hanggang 10 buwan, magiging ganito siya kalaki. Saka mo siya ngayon papatakan ng gamot dyan sa dito sa talbos. Dito lalagyan mo ng gamot dito, itrill o kaya ay lidrill sa grow embark. Yan, ilalagay mo siya ngayon dyan para makapagpalabas ka ng ganitong bunga. So after mo na nilagyan siya dyan ng kwan ng gamot, bibilang ka naman ngayon ng 6 months bago siya magiging ganito kalaki. Yan, magiging ganyan na siya kalaki, 6 months bago ka makaharvest. Kaya bibilang ka ng 16